Hello, this is Bunja Gaming once again na nagbibigay ng tips and guidance para sa mga gustong maglaro ng Nightcrawls. Guys, wala muna tayong video ngayon kasi napakainit dito sa lugar ko, dito sa Muntinlupa. Ay, tagaktakang pawis natin ngayon, guys. So, pag-uusapan natin ngayon ay number one na pinakamaalat na guild sa C202 Bishop. Okay. Guys, okay. So, nandito po ako sa guild ko. Ang pangalan po ng guild ko is Salty Crow. Sa mga gustong mag-apply po dito, this guild is level 6 na po. At, of course, 50 over 50 tayo dito. Tuwing guild dungeon, doon kami, or doon yung GM namin, nagkikik kapag hindi ka talaga online. That's tuwing Sunday po, 9 PM PH time po yon. Okay. So, pag-usapan natin kung ano bang pwede maging benefits dito sa guild na to. Bakit kailangan mong sumali sa isang guild? At bakit mong kailangan sumali sa active na guild? Okay. Number one, yung tinatawag natin guild treasure chest. So, sa guild treasure chest po, makakuha tayo ng copper treasure chest, silver treasure chest, golden treasure chest. So, habang dito makukuha natin yan, depende po yan sa pagdo-donate ng mga members po natin, kung Dias po ba yan or Morion, or kung katulad nyo ako ay gold lang ang dinodonate. Kasi wala naman tayong pang-donate ng Dias. Minsan lang kapag napapasobra yung Dias natin, nagdo-donate tayo. So, una-una kasi doon, nagtitrigger po yan. So, for example, itong gold, silver treasure chest, nagtrigger yan. Pwede ka makakuha dyan ng 10, 15 up to 30 more yun. Diba? Bound po lahat yan. And of course, hindi ko pa nararanasan to, pero naranasan na ng buong guild. Nung sumali ako dito, sabi nila, dapat sumali ka last week. Kasi nakakuha kami ng golden treasure chest. Guys, kapag nakakuha ka ng 100 more yun, ang dami mo nang pwedeng gawin dyan. Okay, so yun yung unang-unang kailangan mong sumali sa isang active guild na lahat nagdo-donate. Okay. Number 2, yung mga members po natin, makita nyo rito kung sino yung mga active po rito, and then may self-introduction sila dito. So, for example, itong si Lupin, DC Lupin 295, ito yung Discord niya, paano mo nasabi, si Tumal, si Pujiko, Tamad, Daksumpa, Itlog na Black, oh, grabe naman to si Bujay, diba? Itlog na Black, MQ31.5, diba? Yan, malakita mo dyan kung ano-ano lang. Ako, nakalagay lang dito, 24/7 grind lang siya sa members. So, makita mo rin dito kung anong grade na nila. Bakit? Mamaya, pag-usapan natin kung anong grade. So, nag-start tayo sa huling-huli is grade 5. Grade 5 din tayo dyan. Grade 5, nakahabol na tayo dyan. Kasi why? Nagdo-donate lang tayo and nag-guild order lang tayo. May mga grade 4, grade 2, grade 1, and grade 3. So, ito, bagong sali lang to si Rald. Grade 1 lang siya dito. Kasi, yung grades po makita dito sa restoration effect. So, sa restoration effect, kapag mas mataas yung grade mo, mas makukuha mo lahat yan. So, kapag nga, for example, grade 1 ka lang, konti lang makukuha mo dyan sa restoration effect. And then, yung traits natin, makita natin dito is, ayan na po, crit resistance, nakamax yung ACC natin dito. Def 2, level 2. Dual damage resistance, meron din tayo yan. So, depende po yan sa required guild points. Kaya kailangan nilang mag dungeon. Okay, sa orders naman, kailangan yung gawin to every single day. Maganda lang dito is, depende sa oras nyo. For example, itong Principality of New Trieste, kahit doon sa pinakamahina, guys, pwede mong kunin yan. Okay, punta tayo ngayon sa journal. So, sa journal po, pwede natin i-restore to. Ito yung makakakuha ulit tayo ng guild coins and XP. Okay, XP po para sa guild natin. And then, of course, yung dungeon. Guys, pinakamahalaga yan. So kami, tapos na namin yung beginner namin dito. Natatapos na namin to. Intermediate na po tayo ngayon. Kaso lang hindi pa namin kaya kinakaya yung pinaka-boss, yung si Koji. Malakas talaga yon. Pero dito kasi, unlucky na nakukuha ang guild point para mas mapalakas yung guild. And then, pag lumakas yung guild, of course, meron ka rin dong buffs na makukuha. And then, of course, the storage. Yan. Itong mga storage na to. Sana all, diba? Sana all. Boss Tumal. Baka pwede mo naman ibigay na sa akin to, diba? Lahat to. Bigay mo na sa akin para maigawa na natin yan. Ayan. So, ganun lang yan. Sa storage po, depende rito. Ang maganda lang po rito sa amin is nagkakaroon kami ng duck race after the event. And then, kung sino makakakuha ng ganitong item, ganitong gold.
So everybody's enjoying na while playing dun sa isang active guild. So kailangan nyo talaga sumali sa isang active guild, guys, kasi once na active guild kayo, makakasali rin kayo sa union. So yung union po natin dito, makita nyo po rito, ito yung mga kasama natin, si Dandelion, si Night Owl PH, Death Row, and Protagonist. Mga kakampi natin yan. Ito yun, example, itong si Chu. Yan, si Chu ay kasama natin sa union. Kaya pag nakita mo sila sa battlefront, tapos nagkakaroon ng digmaan doon, si Chu, pwede ka tulungan yan. Kasi why? Makita niya yung pangalan, ah, ka-union ko yan, di ba? And of course, pati sa boss raid. Pag tinignan natin yan sa union, ayan, makita nyo, dinsan dito sila nagbo-boss raid, nagsasama-sama po lahat yun. Kasi hindi naman lahat ng guild active sa boss raid. But then again, because of the union, yung mga gustong mag-boss hunt, nagkakasama-sama sila. So for example, etong si Kyler, sabi niya, FOT3. Of course, kapag nag-Forest of Training ka, meron ka na agad ka party. So ang ganda kapag meron kang active guild, and of course, pati sa union. And then, so yun lang po yung pinag-usapan natin dito. Sana po makakuha kayo, makasali kayo sa isang magandang guild. Ngayon, kung wala pa kayong guild, at nasa C2O2 Bishop kayo, wait nyo po, baka magkaroon tayo ng slot. Diba? Pero tingnan natin sa Sunday pa yan. So with that, this is Bunja Gaming. And once again, maraming salamat sa subs, sa comments, and sa like. Malapit na tayo sa ating goal. Pabawas na pabawas yung subscriber natin, guys. Okay? So, hataw lang tayo. 500 subs lang kailangan natin. Makakapag-stream na tayo. And then, pwede na tayo magbigay ng coupon. With that, thank you and goodbye and see you on my next video.